Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa pang number 27, giveaway deposit sa nag-iisang kalansay. Ito ang pamagat sa content na ito mga ka-teach. At base ito sa mga kasama natin na nakahukay, aksidente nilang nahukay sa mga bakuran nila kung saan ang kalansay nakabaon sa lalim ng 3 feet under. Kaya ito ang tatalakayin natin at ipamamahagi ko sa inyo kung saan mahanap ang giveaway deposit nito mga ka-teach. At ganito yan. Alam naman natin mga ka-teach, sa panahon na yon, meron talaga silang mga maliliit na kampo o detachment sa kabaranggayan mga ka-teach. At hindi lang yan nag-iisa, halos buong lugar o buong bansa natin dahil nasakop na nga tayo sa panahon na yon. At sa panahon na yon, hindi rin maiwasan mga ka-teach na mamamatayan sila ng mga kasama nila kung saan ililibing nila malapit rin sa kampo nila mga ka-teach. At suma dito tal, dahil nasa barangay nga sila or sentro ng mga kabaranggayan ang detachment nila, hindi rin magkalayo ang area kung saan ilibing nila ang nag-iisang nilang kasamahan na namatay. Ngayon, pagkatapos nilang dalhin ang kasamahan nila sa area kung saan nila ililibing, magpahukay na ang commander mga ka-teach. Mababaw lang ito, nasa 3 feet under lang. Dahil base ito sa turo sa akin ng mentor ko. Pag nailagay na ang bangkay ng kasama nila sa ilalim ng hukay, papatabunan na yan ni commander mga ka-teach. Tatabunan na yan itong mismong hukay nila. Subalit, ulitin ko ulit, napakababaw lang nito mga ka-teach. 3 feet under lang ito, pailalim. 3 feet under. Ngayon, sa panahon natin, may mga iba't ibang kasamahan tayo na aksidente nilang nahukay ang kalansay ng sundalong Hapon. Marami na mga ka-teach. Kung sino man ang makarelate nito sa content na ito, sundan nyo lang ako mga ka-teach dahil ituturo ko mamaya kung saan makikita ang giveaway nito. Ayan, nandito ang ginawa kong mga illustration para masundan talaga ninyo mga ka-teach. 3 feet under lang dahil ipalagay natin ang area na ito, nagkaroon na ng bahay dahil na-develop na. Subalit, malapit lang ito sa sentro ng barangay ninyo. Madalas talaga yung mga ibang kasama natin, aksidente mga ka-teach nilang nahukay. At para sa mga hindi pa naka-encounter, na kung sakaling makatama kayo ng ganitong sistema, ganito ang gagawin ninyo mga ka-teach. Nandito ang ginawa kong example. Top view tayo. Ayan siya. Kung saan nandito ang area na nakita ang kalansay. Nakabaon ng 3 feet under at natsambahan lang ninyo. Ngayon, kung gusto ninyong mahanap ang giveaway nito mga ka-teach, ganito ang gagawin. Bantayan ninyo ang east, west, north at saka south. Sa madaling salita, gumamit kayo ng kumpas sa area na ito kung saan nakuha ninyo or natagpuan ninyo ang kalansay sa paghukay ninyo ng 3 feet under. Napitan natin, zoom in natin. Ayan. Ganito ang gagawin. Gumamit kayo ng kumpas. Yan mismo sa hukay ninyo, sentro talaga. Mapapansin ninyo, nandito ang lumang punong kahoy sa gilid kung saan nakabiring yan ng 45 degree. Nandito ang east, bantayan nyo maigi mga ka-teach. Nandito ang west, south, at saka north. Pag nakuha na ninyo ang direction na yan, tumbukin ninyo agad ang 315 degree. Kung wala man sa 315 degree, adjust kayo ng 310
30 degree na may layong 50 meters o 70 meters mga katiits. Ano ang matatamaan dyan sa unahan? Ito yan mga katiits. Lipat natin. Dapat may matatamaan kayo dyan ng lumang balon. Alam niyo man mga katiits kung ano ang balon. Or higiba ng tubig, dating higiba ng tubig. Kung saan nandyan na yan sa panahon noong World War II. Ayan. Kung sakaling may ganito kayong plastada mga katiits, ulitin natin sa pangatlong pagkakataon. Nandito na tamaan ninyo ang kalansay sa lalim ng 3 feet under. At yung kalansay na yon, kalansay ng sundalong Hapon. Ibig sabihin, gumamit kayo agad ng kumpas. East, west, north at saka south. Kung saan kayo gumamit ng kumpas, doon mismo sa gitna ng kalansay na yun mga katiits. Doon yung kumpasan, ang butas na yun kung saan nakuha na ng kalansay. At bantayan nyo palagi ang 45 degree kung saan may lumang punong kahoy. Hindi magkalayo yan ng palagay natin 10 to 15 meters lang. Tumbukin agad ninyo ang area na ito mga katiits. Ayan. Ngayon kung may ganyang plastada, nako, sigurado na mga katiits, positive ang balon na yan. Nasa ilalim ang deposito kung saan mababaw lang yan mga katiits. Sa mga nakwana na area, pinakamalalim dyan mga katiits na nasa 9 feet lang. Nasa mismong loob ng balon at sinalpak sa gilid. Halimbawa ito yung dimension niya. Ilalim. Kumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Ito yung pailalim ng balon. Lagay natin nandito ang 9 feet or 7 feet. Sinalpak lang yan sa gilid mga katiits. Dito lang yan sa gilid. Ayan. Giveaway yan mga katiits kung saan nakalagay ito sa mga paso. Maliit lang yan. Pero itimbang din yan ng mga 12 kilos or 22 kilos, 24. Mga ganun mga katiits. Puro mga alahas, halo-halo. Ang iba pa nga, may dalawang gold bar nilalagay sa mga area yun na napuntahan ko kung saan nakuhanan. Binasi ko lang ito mga katiits. At ito din ang turo sa akin ng mentor ko. Base sa bearing line degree. Ganito yan mga katiits. Simula sa north side, 45 degree. Ayan, punong kahoy. Mag-bounce agad yan dito mga katiits sa 315 degree. Ayan. Sa madaling salita, naka ganyan ang pattern niya mga katiits. Oh. Ang ganyan. Target location, nasa lumang balon. Kung wala man ang lumang balon sa area na yan, pagdating ninyo sa unahan, wala kayong nakita ang lumang balon. Subalit, may bukal ng tubig sa area na yan. Dito, may bukal ng tubig sa area na yan. Ibig sabihin, dating bukal ng tubig, pwedeng maging labahan ng mga tao. Pwede rin nilang paglagyan ng area na yan mga katiits. Mababaw lang yan, sinasalpak lang yan ng 3 feet under lang. At hanapin ninyo ang mga malalapad na bato kung saan pinatigas sa area na yon. Kung tulad ng bukal ng tubig, mga batis, hindi siya balon. Ganon ang hanapin nyo mga katiits. Pwede nyo dalhan ng mga metal detector ninyo ang area na yan. I-detect ninyo abot yan. Kung batis or bukal ng tubig na may lumalabas sa area at naging higipan yan noong panahon na yon. Subalit, ang mga ganitong plastada mga katiits, marami ng ibang nakuha na mga katiits. Ganun pa man, kung sakali lang mayroon kayong ganyan plastada at maka-encounter kayo ng kalansay sa paghukay ninyo, aksidente ninyong nahukay, nasa 3 feet under lang. Mababaw lang ito. Yun ang gagawin nyo mga katiits kung gusto ninyong sundan saan ang deposito, 3 feet under lang.
Alam niyo ba mga ka-teach, bakit nila nilalagyan ang area na ito, 315 degree, ng maliit na deposito? Dahil yan mga ka-teach, sa pagkatapos nilang mailibing ang kasamahan nila, naghahanap sila ng area kung saan paghugasan ng katawan nila. At ang area na yan, 315 degree, naka-north west, 315 degree. Para talaga hindi ninyo makalimutan. Or 330 degrees. Ayan, 330 degrees. Ayan mga ka-teach, bantayanan palagi ang area na yan. Dahil base ito sa turo sa akin ng mentor ko. Ngayon, pagkatapos nilang maghugas dyan sa area na yan, lahat ng sumama sa paglibing ng kasamahan nila, dyan na mag-utos si Commander at ilagay ang maliit na deposito na nasa paso mga ka-teach. Kung hindi man paso, tawag sa amin dito ano eh, tibod. Tibod ang tawag sa amin yan. Kung saan nasa 7 feet to 9 feet lang ang lalim nito mga ka-teach. Halimbawa ito yung dimension sa ilalim ng balon na yan. Dito lang sa gilid nila nilalagay yan mga ka-teach. Pagdating ng 7 feet, dito sinasalpak sa gilid. Maghukay lang sila dyan, malalim na ang 1 meter dyan. Kung wala man sa 7 feet, adjust kayo dito sa baba, 9 feet. Yan. At magbubuta sila sa gilid. Isasalpak ang mga depositong ito. Ganun lang mga ka-teach, abot yan ng mga metal detector ninyo. Kaya kung sino man ang makarelate nito at may ganito kayong plastada at naka-encounter kayo ng kalansay ng hapon sa paghukay ninyo or aksidente ninyong nahukay around 3 feet under, sundan ninyo ang bearing line nito mga ka-teach. Dahil may mga area na akong napuntahan, gumamit ako ng kumpas kung saan nahukay ang or natagpuan nila ang kalansay ng sundalong hapon. Nasa 3 feet lang talaga mga ka-teach. Tumpak ang sinabi sa akin ng mentor ko dahil tinuro ko agad sa area kung may lumang balon ba bandang north west 315 degrees. Ang sabi ng taga doon, meron boss, nasa 50 meters ang layo mula dito sa amin or dito sa area ng tinatayuan natin. Ibig sabihin, tama yung sinabi sa akin ng mentor ko mga ka-teach. Subalit, ang area na yon, iba ang may-ari ng lupa. Dahil ang lupa nila, hanggang dito lang, boundary na. Hindi namin napupuntahan mga ka-teach. Kasi iba na ang may-ari ng lupa sa area ang may dating balon. At yung grupo na inaktual ko, dito lang yung lupa niya. Dito banda, may boundary mga ka-teach. Kaya kung sakaling makarelate man kayo, ulitin ko sa pang-apat na pagkakataon, try lang ninyo mga ka-teach. At kung sakaling suswertein kayo, huwag nyo lang kalimutan si Code Raider. Ganon lang kasimple mga ka-teach. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.